So anyway guys, I am back para sa ating ESL One Katowice 2019 Group Stage, Group A. This is Gambit Esports versus For The Dream. So game number one, Gambit Esports to this game. Bugbog? Yes, we can say bugbog. Yeah. Edit lang. Edit ka lang sa galata. Medyo may konting wrongdoings tayo. So yun nga. So Gambit Esports got the game number one. So let's see kung makabawi pa ba ang For The Dream or Gambit Esports will take this 2-0. Let's see. So as for the drafts ng Gambit Esports, it is the Ursa once again and our Nyx again. And For The Dream, same lang. It is the Life Dealer and the Jikiro again. Pero for the side of Gambit, they picked up the Rubik right now. So Rubik is quite good against our Jikiro. Pero ito, For The Dream, they changed their GGG. Yeah, sure. Shout out sa iyo, Michael Angelo. Yeah, shout out sa Sir Casey Adjunction, Sam Tulapa. Sa iyo na rin, shout out na sa iyo kahit mahobrang kulit mo. First game pa, this is our game number 2 ng ating Gambit versus For The Dream. So anyway, yung guys. So Tuskar pick para sa side ng For The Dream. So nagbago sila ng konti-konti ngayon. They pick up Tuskar para sa early aggression. Maganda rin yung tag team natin, Wall Response, Snowball para do sa ating Ursa. So meron silang control sa Ursa ngayon. Unlike first game. Ano ba, yun na lang first game. Basta unlike first game nga. Bakit Sam? Yeah, so Jakiro is good against our Ursa, but the problem is they have the Nyx. So meron silang setup initiator for the Ursa to just blink in, kill people. But the problem right now, they have the task to do the saves with the snowball, madedelay yung pagpatay ni Ursa, or they have the world sponge just to disable the Ursa bit by bit. Pero tingnan natin kung ano pipick ng side ng Gambit dito. There's still no Razor, no Tiny, no SD. No CK, no Visage. So, na-ban out na yung Visage ni Dasak. I think Pangolier is a very good pick dito para side ng Gambit because walang pang-catch yung side ng For The Dream. Plus Pangolier, syempre yung kanyang Rolling Thunder, yung kanyang Swashbuckle gives out a lot of damage. Kulit mo, Sam. What's up, Idol? What's up din sa'yo? Hermark Lalantakon, Hospital. Hospital. Yeah, what's up to you, man? Shoutouts to you. Anyway, Gambit Esports, so they're taking their time on getting this last, fourth pick. So the Doom. Doom is actually good against our Lifestealer, of course, kasi yung kanyang, Doom, of course, yung kanyang ulti. Well, you can just Doom the Lifestealer plus yung kanyang Infernal Blade, which deals a lot of damage based on the enemy unit, like strength type unit, mas malaki yung base HP niya. So, much more damage ang ginagawa ng Infernal Blade. Because Infernal Blade gives out damage depending on the percentage ng kanyang whole HP. Yes. So, For The Dream, let's check it out kung anong skin off for 4th pick. We might see something like... Well, I was about to say Slaughter, but man, it is the Ursa lane. Batrider. I think Batrider... Batrider, but there's still a Nyx. Windrunner? Nyx? Lift? Rubik? I don't know. Ano kaya pipick ng side ng For The Dream dito? Actually, I want to see something like an NP. I think NP is quite okay. Shoutouts to you, Jack! Tabirao? Tabirao? Orarebat? Tabirao! Oh, yan. Shoutout po sa mga nanonood ng game ngayon. Makutsi Jack Computer Shop. Yeah, shoutouts to everyone, guys. So last pick ng fourth pick ng For The Dream. Let's see, boys. I wanna see Slardar. So Slardar is good against with Lifestealer, Jakiro. Pugna, I think Pugna pala is good, even though may Nyx. Actually kasi okay yung mga Slardar, but the problem is they have the Ursa. Okay yung mga Pugna, but the problem is they got the Nyx. So may sagot sila for four of the hero picks. So, let's see. Pero yung mga bans, kung mapapansin nyo, is the Medusa, the Morphling, because Lifestealer, normal counter pick against the Lifestealer is our Morphling or the Medusa, because Morphling, you can just copy the Lifestealer, get the rage, rage hit people. Medusa, alam nyo naman, Stone Gaze, of course.
Radiant Team Band. Beastmaster. So, Beastmaster, for the side of For the Dream, Beastmaster, quite okay kasi may pang-control siya kay Ursa, malakas sa laning phase, but Ursa can still eat the Beastmaster in the laning phase, depends on the situation. Pero meron naman siyang Tusker to help him in the lane. So, I think Beastmaster is quite a fine pick. His only problem here is, pag nagkaroon na ng Aghanim's data si Ursa, like, he can just, when he get roared, pwede siya mag, ano lang, range lang, mawala yung roar. So, for the drafts, I don't know yet. Ito. Here comes the Kunkka ban coming from the side of Gambit Esports. Bans. Ano kaya ba ban dito ng side ng For the Dream? They might still ban the Tide. I think actually Tide still opened up for the side of Gambit. They can still play this as an Ursa mid. If they want to pick the Tide, because Tide is actually pretty good pa rin sa game na to. It's good against the Lifestealer, it's good against our Beastmaster, and meron tayo ng Ravage. So they can still play out the Tide here. 5 seconds remaining. What if they pick the Tide? They don't have anything to push towers. Okay, that's a good ban. Shadow Fiend. Kasi, nalimutan ko, Afu Ninja, one of the best Shadow Fiend players. Simula dati pa lang. Kahit nung early days si Shadow Fiend, when yung una na buo yung mech build, si Afu Ninja talaga ang bumubuo nun. Dati pa lang. Shoutout po, Prime City Resort Hotel, Angeles City. Sabi ni Mac Gornes Reyes. Thank you for watching my stream, guys. Don't forget to like and share my page as well as the Pacific Esports page. And turn on notifications, of course. So, for the last pick ng aning For the Dream, let's check it out kung ano yung pipick nila. Ano kaya pipick ng side ng For the Dream dito? It's kind of... Hindi ko masabi eh. Parang ang drafting nila ngayon is kind of kakaiba. Wow. Anyway, guys, don't forget to like my page. Radiant team pick. Okay, so Troll Warlord for the side of For the Dream. So they went for the greedy kind of draft. Pero ito, Gambit Esports went for the straight out OD. OD is pretty good against our Troll. Well, pag nag-battle trans siya, pwede lang lubog. Just to secure the kill. Kaya one battle trans kasi, hindi ka mamamatay. Parang naka-grave ka pag nagba-battle trans. You can't die in any means pag nakagano ka. Well, not actually in any means. Meron tayong Calling Blade from the Axe just to kill you, of course. Okay. Okay, so For the Dream vs. Gambit Esports, let's check it out kung sino mananalo ng ating game number 2. Will it be Gambit Esports once again? Or For the Dream will get this game number 2? Para ma-step nila ng 1-1. You're the best caster, boss. Let's... Thank you. Thank you for that comment, sir. Grimstroke. Grimstroke, di na siya masyado napipick ngayon. Well, yes, Grimstroke is good with Beastmaster, mga single target spells natin. Doom... Yes, they're all good. But yung meta siguro ngayon or yung mga heroes na na-practice nila doesn't concern the Grimstroke. Of course, kasi pag inulit-ulit mo lang yung heroes nyo in every game, eventually someone will pick a hero that can counter you. Kasi yun na yung... Kumbaga, if you always get an ace, there will always be a number 2. Alam ka nun? Pag laging yung card na... Parang Jack and Poy lang. If you always play the Rock, na yung kalaban nyo, diba? Scissors. Ngayon siya may mananalo ka. Well, eventually, someone will pick the paper to counter you. Parang ganun lang. Something like that. Hope you get it. Bobo caster. Anyway, hang on. Mass tips na naman ako to FT. Welcome to VT Faded. Iniinis talaga na si VT Faded, no? Anyway, guys. This is our game number 1. Game number 2 pala. Between Gambit and FTD. So, for the side of Gambit, it is FNG. On his Rubik, it is old. On the Doom, Afo Ninja on our Old World Devourer Immersion as the next assassin, Dasak, playing as the Ursa. For the side of FTD, it is him on the Beastmaster, YRG, playing as our Troll Warlord, Jakiro, YQYQX, BT Faded as our Lifestealer, and James on the Tuskar. Well, let's see, boys, let's see, huh? For the side of Gambit, it is the Doom and the Nyx Assassin onto our top lane.
Doom NX Assassin doon sa top lane natin. Eh, tatlong hero naman na side ng FTD. So, FTD, di nila pinapakita mo dito yung Lifestealer. Probably because they don't want the Lifestealer to lane against the Ursa. Yun lang naman yun eh. Pero ito, makikita nila yung Ursa na nasa bottom lane na. So, Ursa wants to lane against the Beastmaster instead of the Lifestealer. Well, actually man, if they do lane the Lifestealer against Lifestealer, Jakiro, and the Tusker against the Ursa, I think malulugi si Ursa eh. Kasi that's three heroes. Like sabihin natin, kahit may Rubik, may Nyx, malulugi pa rin sila. Kasi si Jakiro and si Tusk, napakalakas na laners yan eh. Sobrang lakas na lane yung dalawang herong yan. Idol, yes. Shoutout to you, Mark Bryant, Tubig Dantes. Shoutout to you, Kaz Fetalino. So anyway guys, ito sa bottom lane natin. Jakiro TP'd here. So he wants to help the Lifestealer sa bottom. Actually, ito nga oh. Kung mapapansin mo, they rotated sa bottom lane. So, baliktad. So, VT faded. And the side of FTD, they want to lane against the Ursa. Kasi nga yun, kahit nasabihin natin mas malakas si Ursa against Lifestealer sa laning phase. But eto, here comes the stun. Coming from our Nyx onto our Lifestealer as well as our Jakiro. Pero they would just take it easy because Fade Bolt rin naman in again ni Rubik. Just dish out some harassment onto Lifestealer. Pero nandito natin Tuskar as well as our Jakiro. Because, let's put it this way. If you do stun the Lifestealer or even someone else, stun, lift, sabihin natin ganun. Well, just level 1, so, no, medyo malugi pa sila. Think about it this way, dual breath plus tag team, plus right clicks sa tag team, di ba? Sobrang sakit. Like si Ursa naman kasi, and Nyx, and Rubik, like, they're not the kind of heroes na, well, they're strong sa level 1, but they're not like tag team na super strong talaga sa ating early levels, na dish out a lot of damage depending on the right clicks ng hero. Kung mas maraming hero, mas masakit yung right clicks kasi it is a debuff. It isn't a buff sa teammates mo. It is a debuff dun sa enemy. If you were thinking that it is a buff, it's not. Debuff sa enemy. So, lahat na nakaikot kay Tuskar, lahat sila, na pag re-night click mo, tatablan ng ating tag team. Actually, si Immersion dito, napakatapang niya, oh. Kasi meron siyang stun. So, I think he would be fine dito kasi nga level 1 pa lang naman to sila. Pero, dun sa ating mid lane, actually, nasulok kill ng ating troll dun yung OD. So, that's a well played. Come from our troll. Nasolo kill niya OD. Like, how did that happen? And shoutouts to you, Puroy Bonifacio. Shoutouts to you. So, Afo Ninja getting outplayed sa ating mid lane. Pero ito, top lane natin. It is the Doom against our Beastmaster. Check out the last hits natin. So, Doom is winning against our Beastmaster dun sa top lane. Yeah, well, this is going good for our Doom because Doom has the Devour. Pwede niya kainin kasi itong creeps. So, we can just eat the creeps. So, magiging creeps na si Beastmaster natin. Bottom lane natin. Mag nag-level 2 na ito sila Rubik. It is possible that they would try to go for a kill here. Pero malakas pa rin naman ang hero ng FTD kahit na ganun eh. Pag nag-level 2 rin sila, they would... Pero ito, here comes the lift. Plus the stun onto our Lifestealer. Lifestealer dito medyo delikado buhay. Napakasakit. But James here, you know, tinitira lang sila ng tag team. Ayun na nga, yung ating Ray in overpower plus the Fury Swipes. Masakit nga siya. Pero medyo nalugi sila kasi level 2 na rin tong ano eh, side ng Gambit na una nalang mag-level 2. But pag nag-level 2 rin tong side ng FTD, at ito, here comes the three-man stun. Napaganda stun coming from Immersion. Pero wala pang lifted si FNG. So, if James would be okay. Napakagandang pangalan, James. Pero ito si James, he would get the Envy rune, he's level 2, so he can make a quick rotation din sa mid lane natin. Medyo delikado pa si Afo Ninja kasi cooldown pa kanyang Astral. We're around 8 more seconds, let's see kung ano, may magagawa din si James. Nah, never mind. Astral Imprisonment will go up in 2 more seconds. Actually, nag-iingat si Afo Ninja dito eh. Let's just check it out, he's blocking the creeps instead of denying the sa wave ni YRG. Ah, actually, he saw James take out Envy. Meron tayo obs dito. So nakita pa niya na kinuha ni James yung Envy. Si Black Lake Sanji, nandiyan na. Pati mga ano ha, characters ng One Piece na nanonood na sa akin. Iba, ibang iba. Anyway, ito bottom lane natin. Dahil wala nga yung Tusker natin doon, kailangan mag-ingat-ingat na itong side ng FTD. Pero ito yung Tusker natin, rotating out our bottom lane. Medyo delikado si Rubik dito pag linaliman niya pa. Kita ba dito yung Tusk? Actually, no. Okay. So, it's... Kind of. Meron ba Fnatic dito? Opo, tomorrow Fnatic will play doon sa ating Group B. I think it's tomorrow. Pero ito, si Afo DJ, actually mid lane natin, ito nakaka-bounce sa Afo DJ in terms of last hit. Pero kahit na ganun, that First Blood gave Troll the lead.
lead, like 400 gold lead. Para against our OD. Like, I don't know how that happened. Siguro right clicks come from our troll. Plus, kailangan pa dumikit ni OD. Pero, ayun sa top lane natin. Solo kill ni Doom doon yung ating Beastmaster. Actually, Doom here has the bottle. So, he'll be fine dito. Lalo na tuwing may bounty runes. Meron siyang refill ng bottle. Okay. Pero ito, bottom lane natin. Let's check it out. Na-life na ating lifestealer dati dito. Wala pa siyang rage dito. And seems like lifestealer dito mamatay. A nice noble save coming from James. But here comes the tag team. And the slows on to immersion. James trying to ragding him down. But the sack dito. Napakasakit na ragding dito. The sack. Mayroon siyang boots. And he's trying to follow James. James, he doesn't have a boots here. And here comes the stun. Another stun coming from immersion to secure the kill onto James. So 2-1 na ating standing going for the side of Gambit. Bound runes makukuha. Gambit actually 1-2 lang para sa ating actually 1-2. Okay, nagkamali tayo na mat doon. Tatlo na ako 1 FTD doon in terms of our bounty rune. Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Pero ito mid lane natin. Medyo na ano tayo doon. Pero ito mid lane natin. Ito, here comes Astral Imprisonment onto our Troll Warlord. Meron pa stun si Immersion dito. That will connect onto YRG. YRG, he still has his early access dito. Pero good decision making from him. Hindi niya na ginamit. Kasi par, kung ginamit mo yung par, matutusuhan ka. Parang Toby 1, boss. Thank you. Thank you sa ano. Pero here comes the Doom onto our Beastmaster. Beastmaster dito. Will he fall to our Doom? I think the damage will be sufficient to take out this Beastmaster. So, Beastmaster... he will die here sa Doom. Mamatay ba? Kakayan regen? Di na. So, yan. So, another solo kill coming from our Doom onto our Beastmaster. So, ito sa bottom lane natin. Andito na naman si Immersion with the rotation. Kita ba siya ng wards? Like, this is the reward, I think. Radiant side ward to. Pero, nag-iingat nga rin dito side ng FTD. Kasi nabibigyan na sila ng Ursa eh. So, they need to plan this out carefully kung paano na ilalaban itong lane na to. Lalo na, they should have won this lane. I think they should, they can win this lane, but they didn't. Nagkamali na sila, nalugi sila sa level. So, eto, Ursa natin, meron pang face boots. But here comes the stun onto our Jakiro as well as the lift. Ashpat trying to delay stuff. Si Dasak dito, wala. Pero here comes the slow onto Dasak. But nice usage of the spike carapace para ma-stun sila. Good decision making coming from VT Fader. He slowed out that Ursa to try to help his friend. Pero ito na yung Doom nga natin. Napakayaman dito. I think he has the face boots. Magic Wanta? No, just the face boots plus the windlace. So, top lane natin dito. Doom, sobrang fat. Meron siyang face boots. He has the windlace as well. But here comes the roar coming from our Beastmaster. But here comes the quick TP coming from our Nyx to try to save the Doom. Dito na yung ating Tuskar onto our backlines. Pero level 2 lang siya. Wala siyang magagawa dito, par. Level 2 ka lang. 7 minutes into this game. Level 2 pa lang siya. Mera ito. Pero ito, top lane natin. They are trying to dive immersion here. Immersion with a spike carapace. Meron pa siyang stand. That will only connect onto our Beastmaster. But here comes the battle trance. Immersion will fall. Akiba. Delikado ba siya? Here comes the Infernal Blade. The lift and the snowball. And FNG dito. Medyo delikado. At ayun, namatay na rin. Seems like the Doom here. Mamamatay rin ba siya? I think one more right click. Mamamatay rin troll dito. Hindi niya na rin right click. Sayang ka. Tinight click mo na. Mamamatay sana yung troll. And that's two kills gone. I mean, actually, that's three for the side of FTD. Sayang din niya na rin right click. Alam ko isang right click na lang si troll doon mamamatay. Actually siguro mag-miss siya sa whirling axis pero hindi, walang whirling axis eh. I think if he really hit that troll there, troll would have died. Seriously. God, Matt. Anyway, siguro miscalculation coming from him. Pero troll surely will have died there with one more right click. Yes, nag-regen na lang siya. Na-regen na lang HP niya. Kaya niya sana talagang patay niya, promise. Pero ito, our Ursa is going for a Midas once again. Early Midas. Going for a Blink Dagger na naman siguro dito. Pero let's see. Pero if the game goes on like this, like si Lifestealer, sobrang under-farmed niya. He only has the gloves of face. Yes, malapit na siya mag-Midas rin siya. Pero ito, here comes the Primal Roar onto Rubick once again. But nandito, meron na rin Tuskar with a snowball onto FNG.
si Immersion. Meron pa sa stand dito, pero di niya naginamit. And here comes the Doom onto our Beastmaster. Nandito na rin si Troll. May stand pa si Immersion. That will connect onto our Beastmaster. Beastmaster surely will fall here. Tinry, i-deny ni James, pero hindi na umabot si James. Nice name, bro. Very nice name. Anyway, si Afo Ninja, he has a Power Thresh and a Triple Ray, Triple Null Talismans. Damn, puno ang mana niya. Sobrang OP rin talaga nito eh, like Equilibrium. Kaya mas maganda may na-max out yung Astral Imprisonment. Cause, well, Astral Imprisonment, Equilibrium, yung ito one wave of creeps, sure puno mana mo. So, ito, bottom lane natin. Here comes the rotation coming from our Beastmaster. So, malamit na sa kanyang Prime, sa kanyang Vlads. Pero ito, here comes the Snowball coming from our Tusker. Well played from him. Plus, the Ice Path onto Rubick. Rubick here, mamamatay na lang. So, ito. Pero itong top lane natin, makikita na si Troll. And the Ensnare will hit onto our Troll. And Infernal Blade may stun pa coming from our Immersion. And Troll will surely fall sa top lane natin. So, 5-7 ating standings. 7 na aside ng FTD. So, in terms of kills, they are winning. Pero, I don't know man, like, in terms of net worth, lamang pa rin ang side ng Gambit dito. Sobrang yaman ng tatlong heroes ng side ng Gambit. So, nakakabawi na sila kasi mayaman rito si Tusk. Tapos, Rubick and Nyx, medyo mababa yung net worth nila. So, bottom lane tower, being pressured by our Jakiro and our Beastmaster. Ito, OD natin. Just casually farming onto our mid lane. Just passively playing this game. He's going for a 4-stop, which I think is really good for saving. Mayroon, Maror. You can just 4-stop him. Kahit na siya, mayroon, Snowball. Matatrap siya ng ating, ano. Pero ito, Astral Prison has been used, kaya medyo delikado siya dito. And here comes the Snowball coming from James. And the trap coming from the Shards. But here comes the Sanity Eclipse on the mid lane. And the double stun coming from Immersion. Napaganda! Here comes the Astral Imprisonment onto our Life Stealer. Life Stealer VT faded, medyo delikado. One more hit coming from our Afo Ninja and he will fall. So 7-7 na, masyado na lang sinubukan patayin si OD kahit na meron siyang 3 na talismans. Pero yung top lane natin doon, nabasag ni Tasak. Plus the Sack here, he has his Midas up already. Pero YRG na din sa mid lane, naka-Vendetta na si Immersion, medyo delikado siya dito. They can try to go for this and the Doom will be used on YRG. YRG, nag-stay na lang doon. Alam niya rin nandito yung Nyx. At nice job coming from YRG to dodge that kill. Pero here comes the Roar coming from our Beastmaster. Dito na rin yung ating Tusker, meron sa Snowball dito pero hindi niya nakukumit. Here comes the stun coming from Immersion pero hindi natatama. Ice Path, Ice Shards, and makukulong yung ating OD dito pero I doubt na i-go pa nila to. Pero wala na sila mga spells kasi. Afo Ninja, mapatay niya na itong boar natin. Wala TNC! Boss, read our caption, boss! joke lang. Wala po talagang TNC, boss. Na yung caption, oh. No TNC, no liquid. You're very PMA and cute, Caster G. Don't forget to like my page, of course, man. Thank you. Pindutin nyo lang like. Napakadaling gawin. Pwede na rin yung stars. Pero ito, Immersion trying to make a quick rotation sa top lane. Pero nandito yung ating Beastmaster, tsaka itong Jakiro natin. So they... Pero Lifestealer dito, medyo delikado. The Sack, at nandito si Immersion, and the stun will connect onto Lifestealer. Here comes the Overpower and Rage, at mamamatay si Lifestealer doon with one more Reglic coming from Immersion. So that kill was carefully planned and executed. Sobrang perfect, because if they made an error there, like hinit niya yung Vendetta niya para... damage ng Vendetta, I think Lifestealer could have pressed out his Rage. So, that was a good decision coming from him na hindi na i-hit yung Vendetta. He just gave out the stun. Yes. Yan. Yan. Yeah, what's up rin sa'yo? Hermark Lalantakon Hospital. Thank you for always watching our streams. Don't forget to like my page and the page of Pacific, of course. But here comes a smoke coming from the side of FTD. Let's check it out kung may mahanap ba sila ditong kill. Afo Ninja, he does have a 4-stop here. Eto, matanki rin to. Oh, tatry mo Astral Imprisonment. And here comes the 4-stop. Pero nandito na buong tropa. Here comes the Roar. And the Snowball. And the Ice Path. And dito na si YRG. But pag ilagigil lang pumatay. So that's a double kill onto our Troll. Oh, medyo pagkakamali yun. Coming from Afo Ninja, masyadong inasiman. Masyadong yung tinday i-Astral yung ating Tusker, which led to him dying. So tier 1 towers sa mid lane natin will fall in favor of the side of FTD. So, ito yung Doom natin. He's going for a greedy build. He has
Yeah, it's going from Midas. Well, I think Midas is pretty good dito. Kung sabihin natin may devour na siya, siyempre, mag-i-invest ka palalo para mas marami makuha mong pera. Siyempre, ganun tayo, par. Pero, gintong klaseng game, I think, still fine for the side of Gambit. Like, they have the 2k gold lead na sobrang layo ng gold lead nila, pero mamamatay si Immersion doon. And the 10 kills will go for the side ng FTD. What's up pa rin sa'yo, Bossing? Bossing. So, FNG. Chop TZ. So, ito yung Odin Ana sa 4 stop. So, he's going for a Kaya Yasha. Ito yung sinasabi ko kanina ng game ng Secret vs. OG. Like, di ba si Mid 1 is the type of the player na OD na i-picks up this tracking boots, Midas, they go for X. Well, this is a typical OD build, which is the Nulls, 4 staff, threads, going for a Yasha in Akaya. Oo nga eh. Report nyo, par. Joke lang. Eh, coach lang. Tawa na lang si Lotus. Alam niya siya yun eh. Joke lang. Huwag niya re-report yan. Pero eto na nga si Dasak dito. Mayroon siyang blink dagger so they would be able to make some plays here sa bottom lane. Mukhang kailangan na makarandam yung Vitae Faded dito. Pwede siyang mara straight out stun na naman dito. Vitae Faded medyo manin. And here comes the stun and the sucker punch coming from Rubik. Actually, it wasn't the Warlord's punch. Sucker punch ang lumabas. Oh, pero ito yung side ng FTD na they want to pressure the mid lane. And here comes the Beastmaster. Makikita pa ata sila FNG. FNG dito, maroron na. Pero nice lift agad from FNG. Roar will be committed onto FNG. Pero nice Ash Shard. Just to try save his friend. Ice Bat will connect as well as the Ice Charge. Pero ito, hindi na lang kukommit. Oh, si Ramos. Tankin yung Torre. Pero if the game goes on like this, sobrang yaman ni Dumamea dito. He has a Midas as well as RD4. Ayun nga. 100 XP. I mean gold and 180 gold na rin para di sa hand of Midas. So he has what? 100 gold every 40 seconds, 180 gold every 90 seconds. So yun, napakaraming pagkukuha niya ng pera. So mababawi niya agad yung ininvest niya dun sa Midas. So Midas pick up wood. He's really great. Ito sa top lane. Here comes a rotation na naman. Coming from Arnix onto Lifesteer. At tinira niya ang Vendetta kasi naramdaman niya walang rage. And the Doom will be used onto Lifesteer. Lifesteer delikado naman at mukhang sinuko niya na ang bataan. Hindi na lang siya gumalaw. But nandito, here comes the Mass Thief. He's coming from the side of FTD. But the hammer will be dropped. At mamatay natin Jackie Rotuno as well as Arthas. And here comes the Astral. Plus the stun on Torchold. And that's for Heroes Down. Na naman from the side of FTD. Oh, yun par. Payaman. Ang Doom, payaman. Yan, payaman nga talaga. Pero Rosa dito, kinukuha na ni Dasak. Ito na naman si Dasak. Play na naman si Dasak. Dasak. Pero ito Rosa natin, makukuha niya na lang dito. Meron pa siya overpower as well as enrage. So, ito, pero maamoy siya ni Beastmaster dito. Actually, kita-kita siya na Roar. And the Roar will be used on our Ursa. Ursa dito, meron pa enrage. Ito na, enrage na nga. Nagkalit tayo Ursa natin. Sitting on to our Beastmaster. But here comes the task. Withdrawal, pero mapubulit pa nito. Dasak yung Aegis dun. Good job from him. Apatay niya Roshan. Nabulit niya pa Aegis. Immersion, wala siyang buhay dito. Wala siyang Spike Kyra Face. Pero ito, meron pa siya na itong Magic Wand. Para nabuhay pa siya. Dasak. But here comes an Ice Pad coming from a Rubik. Now we collect onto Jakiro. And that's two heroes down for a side of FTD. So napakabilis ng fingers ni Dasak. Nakakuha niya agad yung Aegis dun. Dakak. Ano yan? Parang ano yan? Lugar yun? Dakak. Pero lugar na lang basa, lugar na lang. Pero mass tips on to James. Well, ano nga nangyari doon? Like, I don't know, bat din niya napulot? Siguro napukal response siya ba? I don't know. Pero to Basher will be up on our Ursa. Pero Dakak dito, meron siyang Blink Dark. Yes, a Basher as well, James. Actually, lalim niya dito ah. Mukhang nagkakamali siya ang binupuntang base. Let's check it out kung anong mangyari sa game na to. Kasi if the game goes on like this nga, I'm going all in on Gambit. 18 minutes into the game, 15-11 in favor of Team Gambit. They have 9k gold lead. So Blink Dagger will be up on our Doombringer, no? Dota 1. Okay din. Pero ito, here comes the rotation coming from the side of FTD. They might try to find...
try to find some kills dito. Makita ba nila yung Doom dito? Si Doom dito, actually, kala mo man-hit, no? Nasa ledgy lang, nasa puno-puno. Pero, eh, ito ano yung in-circle ni Dan? Okay, so they are encircling this. So, just pointing out is either nawala sila di... Hindi, sinasabi niya, wala yung kalaban dito, so it's possible na nandito sila. Siyempre, saan ba sila mapupunta? Dito. Hindi ganun yung boss. Pero tasak dito, yun just casually pushing the top lane is coming close to his BKB. BKB is actually fine sa ganitong klaseng game. Kasi a BKB and to Axe kind of pick up for the sack. Kasi Axe would be so good. Immersion with rotation sa bottom lane pero kitang-kisa ng wards dito. Pero doom na nga din si VT Faded. VT Faded abot ang pabasa dito. But here comes FNG with the Hazmat connecting onto our lifestealer as well as a stun. So that's a lifestealer falling once again. Actually, lifestealer natin dito. Sinuko niya na yung ano, yung regions niya. Actually, armlet. I think if he did this earlier, like Nomida's, this game would have turned out better. Not sure. Pero ito, top lane natin. Mirror dito ng ating Beastmaster. Will he use it? Pero nandito na si James with the wall response mo. Nasira na mouse siya. And sir, on to James as well as the icebound. So that's James falling. Yes, he will fall. Pero ito, ito yung Doom natin. Galit na galit. He's trying to... Ay, Sirens Eclipse! Naglaho yung ating Beastmaster! At kasunod na kayong Jakiro. Nagulat ako ito. Naglaho. May Mystic Stop na pala ito. At mukhang susunod na natin troll. At mukhang yun na. Seems like that's the game, boys. Ehon ko. I think that's the game, man. Like, I don't know if FTD can do anything this point of the game to come back, but let's see, boys. Dakak imbis na dasak. Di na, sinasabi ko talaga yung dakak para masaya ka. Then dakak talaga yung sinasabi ko kanina. Siyempre, doon ka masaya eh. Naka-ano tayo ngayon, naka-ano tayo ng Berry Blast. Kaya matindi tayo ngayon. Pero ito, yung ating OD is coming close to Shiba. Meanwhile, he has a 4-stop and a Kaya as well. Idol, boss. Like mo naman page ka, boss. Anyway, ito mid lane natin. Ice Pat. Ito yung lifestealer na naman natin. Mahuhuli na naman yata dito. Pero nice rage usage. Come from BT Faded. Medyo natuto na siya dun. Pero ito, the mech is up on our next assassin. So, napakakunat niya na dito. Plus, meron pa siyang mech. So, the side ng gamit dito, they can still continue with the aggression dito. Kasi they still have the Ursa. Plus, yung lifestealer natin, he just went for the armlet. Oh, laring BKB, Beastmaster, ano item niya? That's only, sobrang nagiging one-sided game na naman to in terms of our network, saka sa mga cores natin. But our mid lane nandito kasi FNG trying to go on James. Pero si FNG, uy, may invest pa nga siya. He went inside the bar! So, nasa bar si FNG, par! Ay na nga, inuwi na si FNG. Mga katapos ng FNG, here comes FNG. Lumabas na nga ito, and copying the wall of sponge. Mabakapin niya, and just trying to delay the inevitable. Umasok siya doon sa bar! Manamali siya ng pasok, boss. Dire's bottom tower is under attack. So yun. It's kind of a game 15 game network lead 20 to 12 in favor of Team Gambit. Ayun, si Immersion nakita siya dito. Nakita na CCTV camera. Mon delikado boy mo diyan, pa umalis ka na diyan. Sinasabihan na kita. Kung rinig mo ako. Yan, thank you for liking my page, guys. So, scan. Dito ako mga scan. So, I think Immersion here will be fine. Pero wala siyang TP, par. Matagal-tagal na antayan to. Kasi Immersion, tatago na lang siya dito. Kasi alam niyang delikado rin buhay niya dito. Ah, eto. Lilitaw na kasi Immersion. Pero makikita ba siya dito? Ay, yun. Bash Pinks. Ay! Immersion. Ah! Nakita na nga siya dito ng Jakiro natin. Here comes the Pinks. Ice Pat. Oh, hit on Immersion. Pero na-slow na siya nga doon ng Bori. Still has a stun dito. Totoman yung Bori lang. And Immersion dito. Space making na lang. Spike Carapace. Ikaw ako na alay para sa inyo. Meron pa siyang mech. At gagamitin niya pa mech. And he will still fall down. That space. Para sa inyo ng gambit. Pero nandiyan si Dashak. Kung magkakamali lang kayo ng konting slight. Mamamatay kayo dyan. Si Afo Ninja dito, meron siyang Shiva. So, kikukulangin na rin sila sa damage dito. EG at VP. I don't think VP's here. But I think EG... I'll check it out, boys. I'll check it out for you. Ah, yun na nga. Siyempre, check natin yan para sa inyo. So, I think EG nandito yata sa group B natin. Pero yung VP, wala. Ito, Ice Pat will connect counter OD as well as a Primal Roar. Macro Fire OD, napakunat pa dito. Meron pa siyang 4-stop at the Astral Imprisonment trying to delay... mamatay siya. Pero tingin ko katapasan na yung OD dito. 4-stop out. Shiba's guard. Snowball! Paalam na. Muntik niya pa ang bagsak
yung Silent Eclipse. Kuna, balik, kuna, bagsak na yun, patay yung ating, ano dun, Beastmaster, I'm quite sure about it. So, that was a good pick-off coming from the side of FTD. Napatay nila OD. Yes, napatay nila OD. So, that's really great. Like 2K yung nabawas nung sa gold lead. Pero, let's see kung ano mangyari dito. Ito nga dapat talagang ginagawa ng ibang players. Like, Midas isn't always that great. You should think about it. Like, sometimes you should get something, you should get this armlet, then go for the radiance. You can fight early game. Midas isn't that, yung alam mo required, di naman sobrang required na lagi mag-Midas eh. You can always get armlet in case na kailangan nyo lumaban early. Pero to, here comes the ice spot. Pero magkakapag-spike carapace pa. May stun pa siya sa immersion. But here comes the sack blinking in. Pero si Tasak dito napapalaban na. Si YRG as well. Pero YRG, mapagkakamali ang par. Ursa pa rin niya. Kahit may BKB ka, dito mata. Pero ito, Warrior's Punch. Trying to save YRG dito. Battle lift dito. At mukhang mamamatay na rin si James. Ganda sana pangalan mo, par. Pero patay ka na naman. Blink in come from Tasak. And James, handsome, will fall down. Joke lang. Kasali, let's check it out. Pero yon 3 kills na naman going for the side of Gambit. Bumalik na naman yung 15k gold lead natin. Check out kung kasali ba EG. Ay, hindi rin pala kasama EG. There's no EG and VP di sa ating. Pero ito, here comes the stun. On the throw warrior. And the Sanity's Eclipse. Nabulol na. Natapos na. Sanity's Eclipse will be connecting onto our troll as well as our Shiva's guard. I need water. Give me water. But here comes a blinkit coming from our Doom. And the Spike Carapace mukhang namatay na rin Jakiro. Damay-damay na. So that's two heroes going down for the side of FTD. Now both of them have no buyback. So tier 1, tier 3 towers sa ating middle lane would surely fall. Pero ito si Dasak nasa top lane. Mukhang ibang mundo yung nilalaruan niya. Pero ito pa, sasali na nga rin siya sa Gaira. Boss, ano nangyari sa laro ng Fnatic? Boss, tomorrow pa laro ng Fnatic. And anyway, mid lane barracks will surely go down. Phoenix natin dito. Actually, napakatapak niya nga. Sumusugod siya mag-isa. So mid lane barracks will go for the side of Gambit. So ito, discipline play. Come from the side of Gambit. Alam nilang wala sa Anatis Eclipse, wala silang Doom. So they would just walk out for a bit. They would just wait for cooldowns or even the Roche. Now will spawn in 35 seconds. So ito yung side ng Gambit. So larong, alam nila kung paano laruin yung hero na Ursa. Well, Ursa is really good din sa patch natin ngayon. Kasi yung mga safe lane carries natin, like, check it out. It is the Lifestealer, the Troll, the Juggernaut, which nakaka-counter heavily ng Ursa natin. So Ursa is really good. Tomorrow pa. Pero ayun, rinig na rinig nyo. Nag-black hole daw sa kabila. Oh, yun na nga. Sige, yun na nga. Yun na nga. But here comes the smoke. Come from the side of Team Gambit. Let's check it out kung may hanapin ba sila dito. Pero pag magitan Roshan dito. Pero ito. Mukhang they will be making a counter play dito. Ito, magandang gagawin ng Gambit dito. This would be beautiful kung makikita nila nandito yung side ng team na FTD. Because FTD, I think they're waiting for the side of Gambit na kukuha ng Roshan. Pero ito, nakasmoke yung Team Gambit dito. Nag-aantay sila kung may magde-def ba dito. Wala, kasi 1-8 na lang itong range barracks eh. Pero tingnan natin to para. Pero actually, kung mawawala smoke nila, makikita sila dito ha. Pero ito, mukhang makikita na nga sila dito. And Pings, ayun na nga, nagkakapinga na nga. Nakikita nila, nandito si Dasak. Dasak, YRG, nandito nga. Kita ba CCTV? Pero nandito na, naka-infest pa nga yung Aero. Here comes the blink in and the Beastmaster. On to our Beastmaster. Pero nice, stubble save come from our Taskar. Mga pag-roar pa ba, blink out. And the roar will be committed under OD. Beauty faded pa, wala na rage pa par. Medyo mag-ingat-ingat kasi may silent si Kripsan. Wala pala par, 7 seconds pa. And the doom will be used on to our troll. Pero par, kailangan nyo na ito. Par, yung side ng ano, yung side ng FTD mo. Katapos yan na lahat. Two heroes go down for the side of FTD. Rage coming out. Pero to ice pati na mahaba yung Beastmaster dun. Nadamay pa nga at binatukan na ni Doom. Wala nating bukas, Idol. Teka, Idol. Pero ito, here comes the Scientist Eclipse. Plus one more right click onto our task para mamatay na yung task car natin dun. Fnatic tomorrow. Ay, hindi. Mamaya na rin pala yung Fnatic, par. Mamaya na rin pala yung Fnatic, sorry. Mamaya na rin. First team Aster. Tapos na itong series na to. Mamaya na rin pala, boss.
Pero yung another Lenny Barracks will go for the side of Team Gambit. I think for the side of Team FTD, they could tap out right now. Kasi after this, they will just get Roshan, they will just push out bottom, or even... Pero let's see. Siyempre, hindi na sila papangunahan. Kasi, ano eh, siyempre gusto nila rin laro. Like, 29 minutes into this game, Dumas Assault Kiras, 25k network lead, 29-15 yung ating score in favor of Team Gambit. So, item checks. Crimson Guard, Assault Kiras. So, wala na talaga i-damage pala talaga DC Troll, as well as Lifestealer. Kahit sino bugbugin nila. So, etong Odin, he has the Chivas going for a Refresher Shard. Nyx, Assassin Boss War, meron ng Grimmspar. May Grimms na. Ursa, he has Abyssal plus the BKB. For the side of Team FTD, Beastmaster, Blink Dagger, Vlads, Metal, Troll, he just has the BKB going for a Basher. Yan, hey, Asha, awesome death. Pero Roshan will go for the side of Team Gambit. Team Gambit, mukhang gusto nila maghabol dito. Here comes the Blink incoming from our Ursa. Pero si Nyx dito, makikita, mahuhuli siya ng Troll. Pero medyo kinukuha lang ka ng slide doon sa damage. Here comes the Blink incoming from our Beastmaster. Trying to burst down this OD. Pero para kulang kayo sa damage talaga. Napaho na ito, OD. Dying Legs coming from our OD. Mamamatay si Troll. And GG has been called. Come from the side of FTD. Alam nilang di na nila kaya kasi wala ng damage. Kasi nga dun sa ating Crimson Guard as well as also Kiras. So wala na. So that's 2-0 para sa side ng ating Gambit. So ayun na nga par. 2-0 para sa side ng ating Gambit. So 2-0...